Ang pag-activate ni Yuji sa kanyang domain expansion na gumulat kay Sukuna ay humantong sa isang matinding pagdeklara ni Yuji dito sa King of Curses na kaya niya raw itong patayin. At ngayon na i-review na natin ang full chapter 265 ay makikita nyo ngayon ang major character development ni Yuji at masasaksihan nyo rin ang masasabi kong ang isa sa greatest chapter na nagawa ni Gege Akutami. At malalaman natin yan ngayon kung bakit. Kasi ipapaliwanag ko ng gusto ang buong chapter at hidden symbolism at message nito. At I know na isang late review po ang chapter nito, pero to compensate sa late review natin, isang colored chapter review po ang ating gagawin ngayon. Kaya shoutout at credits kay at Imuanaida sa X or Twitter for these colored panels. At syempre dahil matagal akong hindi nakapag-upload, medyo mahaba-haba po ang video natin ngayon. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Mikudasute yakkara yo. Nagsimula ang chapter sa pagpapatuloy sa eksena na kung saan ay napunta nga si na Yuji at Sukuna dito sa train station. Makita na niyaya pala ni Yuji si Sukuna na maglakad-lakad muna at mag-usap. Kaya naman nagsalita rito si Sukuna tungkol sa kanilang bigla ang pagdating sa isang lugar na wikang naranasan na raw niya ito noon. Ang isa raong bihirang pangyayari na kung saan ay nagkakaroon siya ng koneksyon sa ibang sorcerer sa kalagitnaan ng umiinit na laban. Ang tinutukoy dito ni Sukuna na fenomena, mga kaibigan, ay ang nakita natin noon nung biglang nagkausap si Sukuna at Jogo sa isang open space na tila ba'y nasa ibang dimension sila. Kagaya rin ito sa na-experience si Sukuna kay Kashimo Hajime na bago pumanaw si Kashimo ay tila ba'y nagkausap muna si Sukuna at Kashimo sa ibang lugar. At noon ay ang buong akalaro ni Sukuna ay dulot lamang ito ng side effect mula sa curse energy na nagmumula sa mga tao. However, despite sa similarities ng na-experience noon ni Sukuna kina Jogo at Kashimo, dito sa nangyayari ngayon na napunta rin si na Yuji sa isang bagong lugar ay still napapansin pa rin dito ni Sukuna na kakaiba pa rin itong na-experience niya ngayon kasama si Yuji. Kung kaya tinanong niya rito si Yuji at siniguro niya kung ito ba raw ang domain expansion itong ating bida. Kasi nga ay napunta lang sila rito right after the activation ng domain expansion ni Yuji. In which ay sagot naman ni Yuji na wikang tumahimik ka. Kasi medyo minadali at maabilisan lang daw pinull off ni Yuji ito. Kung kaya pati raw siya ay hindi niya raw alam kung ano raw itong nangyayari ngayon. So parang confused pa rin itong si Yuji, pero base sa kanyang statement ay parang naging abrupt lang ang kanyang pagbuo ng domain expansion. So after that, dagdag pa ni Yuji habang naglalakad ng wikang, gusto lang daw niya talagang kausapin si Sukuna. Kaya kung maaari ay mag-uusap-usap daw muna sila dito. Kaya naman dito na pinasyal ni Yuji si Sukuna sa Kitakami City sa Iwate Prefecture, na kung saan ay ang lugar na ito ay ang hometown mismo ni Gege Akutami. Dito ay pinakita naman ni Yuji kay Sukuna ang statue ng tinatawag na Demon Sword Dance Statue, na in real life ay ito ay ang tinatawag na Onikenbai, isang sayaw na piniperform mga kaibigan noon 1,000 years ago pa, na originally sinasayaw ito upang mabigay ng comfort sa mga spirit ng kanilang mga ninuno. Pero dito sa panel na ito, mga kaibigan, ay ang statue ng supposedly demon face ay walang sungay, which represents sa incarnation of Buddha instead ng mga demonyo. So matapos inintroduce ni Yuji si Sukuna sa statue, ay sagot naman ni Sukuna na hindi niya raw alam ang statuang ito. Kaya sabi naman ni Yuji na ayos lang daw kasi tanging ang mga taga rito o ang mga locals lang daw ang nakakaalam sa statuang yan. At habang papababa sila sa isang under pass, sabi naman ni Yuji na lumaki raw siya sa lugar na ito until nung 6 o 7 taong gulang na raw siya bago sila lumipat ng kanyang lolo sa Sendai dahil sa trabaho nito. Ang Sendai, mga kaibigan, ay yung lugar daw kung saan daw talaga siya isinilang. Dari pa ni Yuji na nakabalik raw siya dito sa Kitakami City noon for the first time in 10 years para dumalo sa funeral ng kaibigan ng kanyang lolo. At sa kanya raw pagbalik ay hindi naman daw sa masasabi niyang parang ghost town na raw ang lugar, pero nasurpresa raw talaga siya sa kung gaano raw katahimik at kakaunti na lamang ang mga taong nakatira sa lugar. Ngunit binawi naman kagad ni Yuji ang statement na yan na wikang actually ay parang hindi raw talaga siya na sorpresa. Dahil sa totoo lang daw ay masasabi niyang expected na raw niya noon na magiging parang ghost town raw talaga ang lugar na ito. Kung kaya't in all honesty ay hindi raw talaga siya naapektuhan sa pagiging tahimik na ng lugar. Na nang masabi yan ni Yuji ay makita naman si Sukuna na tahimik lang na nakikinig. Kaya dagdag pang patanong na sabi ni Yuji na kung sakali raw na unang namatay daw ang kanyang lolo noon kaysa sa kaibigan ganito, pupunta ba raw ang kaibigan ng kanyang lolo sa funeral? Matapos niyan pumunta naman si na Yuji sa park na pinupuntahan nito noon nung bata pa siya. Na ngayon, mga kaibigan, ng park na ito ay wala na raw masyadong play equipment. Pero noon ay akala niya raw talagang mamamatay siya nung nabangga raw ang kanyang toe sa isang swing set. Kaya masasabi niyang hindi raw siya galit sa pagkawala ng iba pang mga play equipments dito. Ipinakita rin dito ni Yuji ang fountain na ginamit niya noon one time para hugasan ng slime na nahulog niya noon sa isang sandbox. Na unfortunately, sa kanya
ng paghugas ay nahulog naman sa drain ang kanyang slime dahilan na umiyak raw siya ng husto noon. Maya maya pa ay nakakita naman si Eugene ng mga bulaklak na sinasabi niyang mga morning glory daw. Pero ayon dito kay Sukuna na ang mga bulaklak ay tinatawag daw hydrangea, hindi daw morning glory. At alam niyo ba, ang morning glory mga kaibigan ay nagsisimbolo ng kagandahan ng buhay sa maikling panahon, which clearly reflects sa ipinapakita ngayon ni Yuji. At ang hydrangea naman mga kaibigan ay nagsisimbolo naman ng gratitude, boasting at sincere emotion, depende sa kulay ng bulaklak, which is connected naman sa tunay na nature o ugali ni Sukuna. So matapos niya na isabi naman ni Yuji na marami-rami raw hydrangea ang namumulaklak dito at ngayon niya lang daw ito napansin. Kaya nagtataka siya sa kung sino raw ang in charge sa paglalagay ng mga halaman at bulaklak dito. Niya maya pa ay napansin naman ni Yuji mga kaibigan na may alam daw pala si Sukuna sa mga bulaklak dahil kinorek siya nito kanina. Kaya sagot naman ni Sukuna na nakita niya lang daw ang bulaklak na yan mula sa memories ni Megumi. Kaya napatanong naman si Yuji na baka ay alam daw pala ni Sukuna ang lugar na ito mula sa kanyang memories. Itong Kitakami City mga kaibigan. At since na naging vessel naman ni Sukuna noon, si Yuji. In which ay sagot naman ni Sukuna na hindi raw siya nagsayang noon ng oras para lamang tignan ang mga meaningless daw na memories ni Yuji. Matapos niyan ay pumunta naman sila sa isa na namang park na malayo raw sa kanilang bahay. Pero pwede raw sila ditong manguha o mamingwit ng crayfish ayon kay Yuji. Na kung saan ay dito na niyaya ni Yuji si Sukuna na mamingwit ng crayfish. Sabay pre-invoke pa nga niyang King of Curses ng wikang, ito, subukan mo manghuli. Unless na lang kung ang pinakamalakas sa sorcerer sa buong kasaysayan ay di marunong manghuli ng crayfish. Nasagot naman ni Sukuna sabay kinuha ang pamingwit na wikang, tumahimik ka. Maya-maya pa ay nakakuha na nga itong dalawa ng mga crayfish na kung saan ay dihamak na mas malaki ang nahuling Sukuna kaysa kay Yuji dahil sa isa daw palang American crayfish ang nakuha ni Sukuna. At ang nahuli naman daw ni Yuji ay isang Japanese crayfish. Napaliwanag pa ni Yuji na kahit mas maliit raw ang kanyang nahuli, ay mas rare naman daw ito kaysa sa nahuli ni Sukuna. Bagay na pinag-alita naman itong dalawa. Ang mga crayfish na yan mga kaibigan ay maaari ding nagsisimbolo sa kanilang dalawa. Na si Sukuna ay kitang-kita na mas malakas talaga kaysa sa ibang sorcerer. However, kahit inferior lamang si Yuji kumpara kay Sukuna kung titignan, ay ang kagaya ni Yuji ay isang napaka-rare namang sorcerer o individual. Na in reality ay may malaking potential si Yuji mga kaibigan na kayang pumantay o humigit pa kay Sukuna. Kasi it also means na mas may value itong si Yuji kaysa kay Sukuna kasi ang value ng mga hayop mga kaibigan o bagay ay nagbe-base din kasi sa rarity nito. Anyways, matapos yan ay pumunta naman sila sa may department store na nagsimula rong magbukas noong 5 years old pa lamang daw si Yuji. Na dahil sa department store na ito ay nagsara raw ang mga mom and pop shops na naging dahilan din sa pagiging tahimik na ng lugar dahil nagsara na nga ang mga small businesses dito. Pero dahil sa may movie theater naman daw ang upper floor nitong department store ay ikinonsidera daw ni Yuji na tabla daw ang nangyari noon. After that, ay habang naglalakad sila sa iba't ibang parte ng syudad mga kaibigan ay ayon naman dito ni Yuji na despite daw sa rami ng buildings o concrete walls nitong area, ay kung aalis naman daw sila sa lugar na to, ay may marami naman daw mga green place sa unahan. Bagay na wala naman pakisisuko na. Maya-maya pa ay nakarating naman sila sa lugar na malapit sa rice fields na kung saan ay dito raw siya nanguhuli noon ng maraming tipaklong. Pero ngayon ay wala na raw siyang masyadong nakikitang grasshoppers mga kaibigan, baka ay dahil daw sa mas lumakas na mga pesticides. Nasagot naman ni Sukuna na nababagot na, nasabing may papupuntahan ba raw talaga itong pag-uusap nila ngayon. Tugon naman ni Yuji, may mga iba pa raw siyang lugar na gustong puntahan. Kaya dito naman ay pinakita ang mga kabayo. Nasabi ni Yuji na ang nakakahanga lang daw sa mga kabayo ay sa tuwing nakikita niya ito ay lagi raw talagang mas malaki ang ulo nito kumpara sa last time na nakita niya ito. Matapos yan ay pumunta naman si ni Yuji sa farm na kung saan ay dun daw siya dinadala noon ng kanyang lolo. Na ngayon ay na-realize niya na grabe raw pala ang parenting na ginawa ng kanyang lolo noon sa kanya. Umabot din sila dito sa paboritong ice cream shop ni Yuji noon na noon mga kaibigan ay inubos raw ni Yuji ang kanyang buong allowance para bumili at kumain ng mga ice cream sa shop na ito hanggang sa nasukan na lamang siya noon dahil sa sobrang pagkabusog. Kung kaya't napasabi tuloy si Sukuna na ipinanganak na raw pala si Yuji na bobo. After that ay niyaya naman ni Yuji si Sukuna sa isang archery na kung saan ay nakakuha naman si Sukuna ng perfect 10. Na nagpamangha naman kay Yuji na sabi pa nga niya rito na hindi raw exciting si Sukuna na kalaro dahil sa galing nito. Nasagot naman ni Sukuna na wikang hindi ba raw obvious na sadyang masanay naman daw talaga siya kay Yuji sa paggamit ng pana. Nasabi naman ni Yuji na oo raw pala dahil nakalimutan niya si Sukuna ay nagmula raw pala sa era na kung saan ay aktualan talagang ginagamit noon ang pana. So based dito mga kaibigan sa archery na nangyayari, si Sukuna ay isang expert pala talaga sa paggamit ng pana. Na kaya pala ang kanyang paggamit ng furnace ay minanifest niya into a flaming arrow. So isang archer talaga si Sukuna pala noon mga kaibigan. Also bago tayo dumako sa next panel, ay it is also important to note mga kaibigan na ang pag-visit ni Yuji sa farm at
at pag-harvest ng mga pananim dito mga kaibigan ay nagsisimbolo na ginagawa ang pag-harvest during the fall o autumn season. So far, ang pamamasyal pala nila ay umabot na sa dalawang season mga kaibigan. Una ay ang summer season na kung saan nila nakita ang hydrangea na tumutubo lamang during the summer season. Pangalawa ay ang pag-visit na sa farm ay nagre-represent sa autumn season mga kaibigan. At meron pa pangatlong season which is ang winter dahil sa next panel ay biglang nag-snow mga kaibigan. So we can guess na after this winter season mga kaibigan ay ang susunod na season na ipapakita ni Yuji habang nagkukwento siya sa kanyang childhood ay ang spring. At alam nyo ba na ang lugar ngayon na pinuntahan ni Yuji which is itong farm at ice cream shop ay nasa Hilaga pala mula sa Kitakami train station kung saan sila nanggaling. So tama ang teorya mga kaibigan na patungo nga sila sa north and in this case ay naglakad lang sila at hindi sumakay ng tren. At ang pagpunta dito mga kaibigan ay ang definition sa sinabi ni Nanami sa chapter 236 na kung gusto mong maging isang panibagong ikaw ay kailangan mong pumunta Pahilaga. Na dito kina Yuji ay pumunta nga sila Pahilaga in hopes na maiiba pa niya si Sukuna bilang isang tao. Kaya na may matapos nung bigla ang nagkaroon na ng snow mga kaibigan ay sabi rito ni Yuji na during daw sa kanilang snow festival ay pinapaline up daw nila dito ang mga snow sculpture. Sabay nagwa-wonder din dito si Yuji kung ginagawa pa ba raw ng mga tao rito ang pagla-line up ng mga snow sculpture. Matapos niyan ay shinare din dito ni Yuji kung gaano niya kagusto noon ang pag-inom ng milk tea every time na matapos mamanhid ang kanyang mga kamay sa tuwing pinapala niya ang mga snow tuwing umaga. Na noon ay sa tuwing umiinom din daw siya ng milk tea ay makita ang mukha ni Wasuki Itadori o ang lolo ni Yuji habang umiinom ng black coffee na nadidisgust kay Yuji sa pag-inom nito ng milk tea dahil nagkakos daw ang milk tea mga kaibigan ng stickiness sa bibig. Nadapang kwento ni Yuji na sa tuwing papalapit na raw ang Christmas ay nakakarinig daw siya noon ng mga bells tuwing gabi dahil na iniisip niya talaga noon na totoo raw talaga si Santa. However, some night later ay nakita niya na ang bell sound ay di pala nagmumula kay Santa kundi nagmula pala ito sa snow chains na nakakabit lamang sa mga gulong ng isang bus. At habang nagkwento pa rin dito si Yuji ay dito naman nainip talaga si Suko ng mga kaibigan na wikang tama na raw dahil ang mga pinagsasabi raw ni Yuji ay nakakadiri. Ayon pa kay Suko na dapat ay sabihin na raw ngayon ni Yuji talaga kung ano talagang gusto nitong sabihin sa kanya. Nasagot naman ni Yuji na ayos na rin daw kasi sa tingin niya ay naipakita na raw niya kay Sukuna ang lahat ng kanyang mga gustong ipakita. Kaya dadag pang sabi ni Yuji habang inaalala ng mga taong nagbigay ng impact sa kanyang buhay na wikang up until recently lang daw ay ang buong akala raw niya na namumuhay lang daw siya para i-fulfill ang kanyang role. Na ang buong akala niya ay magkakaroon lang daw ng proper death ang isang tao kung nagampanan na nito ang role ng buhay nito. Ang mindset ngayon mga kaibigan ni Yuji ay ang kanyang previous mindset. Kasi nakikita lamang ni Yuji role ng kanyang buhay ay ang maging isang cog o gear sa mundo ng jujutsu na inabandonan niya ang kanyang sense of self at ginamit niya ang kanyang buhay bilang sunod-sunuran sa never-ending cycle ng buhay ng isang jujutsu sorcerer in the name of exterminating o exorcising cursed spirits. Even if maging parang tool na lamang siya o maging parang tool na lang ang pagtingin niya sa kanyang sarili para ma-exorcise lamang ang mga cursed spirits. However, ang mindset na yan ay nagbago na. Kasi ngayon, habang napapaliwanag si Yuji kay Sukuna, sabi niya na narealize niya na raw na ang kanyang mentality noon ay hindi raw pala entirely tama. Kasi ayos na raw para sa kanya ngayon ang buhay kahit ang paglalakad lamang ng aso o ang pagpapalaki ng pamilya ang gagawin mo. Kasabay din ng pagsasalita ni Yuji dito ay may kita rin ang mukha ni Nobara. Kasunod yan ay pinakita rin ang mukha ni Choso. Habang paliwanag pa rito ni Yuji na kahit wala raw pamilyang pinapalaki nga ang isang tao basta't nakakain, nakakadumi at nakakatulog lang ito o kahit i-spend pa raw ng isang tao ang kanyang buhay na walang kahit anumang connection sa iba ay still nakapagbigay at nakabuo pa rin ng memories ang taong yan. Na kahit gaano pa raw kaliit o kasaglit ang mga memories na yan ay still those memories ay ang siyang nagbigay daw talaga ng halaga sa buhay ng isang tao. Which means na kahit napakaikli lang ng buhay ay simpleng ang pag-exist mga kaibigan o ang pag-exist ng isang individual ay nakabuo na ng memories sa ibang tao whether making memories with other person o having memories with yourself alone. Those memories para kay Yuji mga kaibigan ay siyang nagbibigay ng halaga sa buhay ng tao. A single interaction o pagsasama o kahit saglit lang na dumating ang isang tao sa buhay mo ay enough na yun mga kaibigan para makabuo ng memories sa isa't isa. Just like Yuji na kahit napakaikli lang ng panahon na nakasama niya sina Junpei, Nanami, Nobara, Choso
at Gojo kumpara sa kanyang lolo ay ang lahat ng taong yan ay nagbigay na ng impact sa buhay ni Yuji dahil sa memories na naiwan ito sa kanya. So base rin sa mga salitang yan ni Yuji, along sa pag-appear ng image ni Nobara kasama nitong mga patay na ng mga characters mga kaibigan, ay maaring ito na nga ang kumpirmasyon sa kung ano na talaga ang totoong status ni Nobara. Matapos niyan ay sa next panel ay pinakita naman ang mukha ni Namahito, Sukuna at ang image din ng isang gunting. Habang dagdagang paliwanag ni Yuji na wikang ngayon ay narealize daw niya na wala raw palang kinalaman sa kung papaanong paraan mamamatay ng isang tao, sadyang hindi raw talaga niya napapatawad ang mga individual na nag-act at nag-iisip na para bang wala lang sa kanila sa kung papaanong paraan mamamatay ng isang tao. Kaya na may sinabihan na ni Yuji si Sukuna na wikang kinamumuhian kita. Kasi katulad ni Mahito, si Sukuna mga kaibigan ay wala rin pake sa kung papaanong paraan mamamatay ng isang tao, which is opposite kay Yuji na ang kagustuhan niya ay bigyan ng proper death ang lahat ng tao hanggang sa makakaya niya. Bukod pa riyan, eh ang reason din na kinamumuhian ni Yuji si Sukuna ay paliwanag pa ni Yuji na ang mga tao raw kasi ay hindi raw talaga tools. Hindi raw isinilang ang mga tao na may set of role na dapat nitong gampanan. So gaya din kay Mahito, eh ang pagtingin din kasi ni Sukuna sa mga tao ay parang mga tools lamang na pampalipas oras lamang. Kasabay ng pagsasalita ni Yuji tungkol sa buhay ng tao na hindi raw tools ay pinakita rin dito ang gunting, which is ironically, ang cleave at dismantle ni Yuji ay may marks ng mga gunting. Also maaaring nagsisimbolo ito na puputuli na ni Yuji ang masasamang ideals ni Sukuna. Kasi nangyari dito mga kaibigan ay clash of ideals na. Kaya na may dagdag pa ni Yuji na hindi raw niya alam na whether ang mga tao ay mabuti o masama raw talaga. Kasi maaaring mali raw siya sa kanyang mga sinasabi ngayon. Kaya ito raw ang rason na gusto niyang kausapin muna si Sukuna upang sana ay at least man lang ay makita niya na may humanity pa pala sa puso ng King of Curses. Kasi itong pagpapakita ni Yuji sa kanyang mga memories na kahit simple lang ay nagpapakita sa value at kagandahan sa buhay ng isang tao. However, despite sa mga malalim na salitang binitawan ni Yuji mga kaibigan upang ipaintindi kay Sukuna ang value of life, ay for the very first time ay may isang villain na hindi natablan ng talk no jutsu. Kasi ang response si Sukuna sa mga sinabi ni Yuji ay sabi nito na it's just that wala raw talaga itong nararamdaman towards sa mga sinasabi nitong ating bida tungkol sa value ng buhay ng tao. Kasi naiintindihan naman daw niya ang gusto sanang iparealize ni Yuji sa kanya. Pero kahit maliit lang daw na emosyon, ay wala raw talaga siyang nararamdaman ngayon mga kaibigan. Kinumpare pa nga ito ni Sukuna sa nararamdaman daw ni Yuji kanina na wika ni Yuji na ang pagliit daw ng populasyon sa kanilang lugar ay expected na raw niya. Kaya ay wala raw siyang naramdaman sa pagiging parang ghost town na lang ng kanilang lugar. At na ganyan daw ang nararamdaman ni Sukuna mga kaibigan sa mga buhay ng tao na wala siyang emosyon na nararamdaman towards dito. Dahil si Sukuna ay isang straight up evil talaga mga kaibigan. Like hindi naman ito sinasadya na ganito siya. Kaya na may matapos may paliwanag ni Sukuna ang kanyang response kay Yuji, ay dito naman mukhang nalungkot itong ating bida mga kaibigan na sabing naiintindihan na raw niya. Also expected na rin daw niya na ganito raw talaga ang response si Sukuna. In which ay sagot naman ni Sukuna na naiibahan raw talaga siya sa klase ng pag-iinduwag ni Yuji, na ang galit o paggamuhi ba raw ni Yuji ay ito lang ba raw o hanggang dito lang ba na ngayon ay nag-uusap lang sila. Kaya na may matapos masabi ni Sukuna na duwag lang daw talaga itong si Yuji, ay maya-maya pa ay bigla namang may na-realize ang King of Curses na ang ginagawa pala ngayon ni Yuji ay hindi pala dahil sa pagiging duwag nito, sapagkat habang makikita si Yuji ng nakaupo ay wika naman ni Sukuna na sabing teka, posible ba rong pinapakitaan siya ngayon ni Yuji ng awa na kinakaawaan ba raw siya nito? Nawi ka pa nga ni Sukuna na sabing, ito ba ang iyong paraan sa pagpapakita ng awa sa akin? Sabay may kita rito ang statue ni Guan Yin na isang Buddhist Bodhisattva of compassion na nagre-reflect sa pinapakita ngayon ni Yuji ay Sukuna na compassion at awa. Also ang isang Bodhisattva mga kaibigan ay nangangahulugan din na isang individual na patungo na sa enlightenment, which is also what Yuji is experiencing right now due to the fact na nag-iba na ang kanyang mindset at nakawala na siya sa kanyang cog mentality. Meaning isang path to enlightenment na ang ginagawa ngayon nitong ating bida. Also, ang conversation nila ngayon na nangyayari sa isang hill ay nakalocate pala mga kaibigan patimog mula sa Kitakami train station. Which means, gaya sa sinabi ni Nanami sa chapter 236 na kung gusto mong manatili sa kung ano ka noon, ay pumunta ka patimog. At ang failed attempt ni Yuji na i-enlighten sana niya si Sukuna
ay nagpapunta ngayon sa kanila, Patimog. So napaka-deep at meaningful ng ginawa ngayon ni Gege, mga kaibigan, pagdating sa mga detaling yan. So matapos ba itanong ni Sukuna kung pinapakitaan lang ba raw siya ngayon ni Yuji ng awa, ay dito naman sumagot si Yuji, mga kaibigan, ng napaka-savage na answer ng wikang, tama ka. Kaya kitang patayin, Sukuna. Pakawalan mo si Megumi, bumalik ka sa katawan ko at pubuhayin kita. Sabay makikita sa mga mata ni Yuji na siguradong sigurado talaga siya na kaya niyang gawin ang kanyang sinasabi ngayon kay Sukuna. At ang mga mata dito ni Yuji, mga kaibigan, ay somewhat kahawig ng The Fallen Angel art ni Alexandre Cabanel, na ang kanilang mga mata ngayon ay nagre-reflect sa mga mata ng individual na punong-puno ng galit at determinasyong maghigante. Kung kaya dito na lubusang nagalit si Sukuna dahil nabastos naman talaga siya sa sinabi ni Yuji. Kaya sabi dito ng King of Curses, habang galit na wikang, napakatindi raw talaga ng kanilang hindi pagkakaunawaan ngayon. Nalagdag pa niya na hindi raw siya hihinto sa pagdurog at pagtadtad lamang kay Yuji. Dahil sa harapan daw mismo ni Yuji ay papatayin daw niya ang lahat ng mga taong mahalaga sa buhay nito. At for the first time, mga kaibigan, ay ngayon lang natin nakita ang ganitong ekspresyon ni Sukuna na magkahalong galit at inis ang kanyang naramdaman nang dahil sa nainsulto nga siya o nabastos ni Yuji, mga kaibigan, na pinakitaan nga siya ng awa. At ang pagdeklara din nito na kaya nitong patayin itong King of Curses, na para bang ang kausap ni Yuji ay hindi ang pinakamalakas na sorcerer sa buong kasaysayan. Man, grabe. What a declaration of power to kill, mga kaibigan, mula kay Yuji. At masabi rin kasi nating kayang patayin ni Yuji si Sukuna base mismo sa statement na to. Kasi si Yuji, mga kaibigan, ay isang napaka-sincere daw na tao. And this statement shows sincerity mula kay Yuji. Also, itong lugar din, mga kaibigan, kung saan sila nag-uusap ngayon sa isang hill, ay masabi nating nangyari, mga kaibigan, ang scene na to sa spring season. Dahil sa maraming cherry blossoms sa paligid. At ang cherry blossom ay nagbo-bloom lamang, mga kaibigan, tuwing spring. Which means na kinausap ni Yuji si Sukuna sa apat na season. Summer, fall, winter, at spring. Highly possible na ang dimension o ang lugar na ito na kung nasan sila ay parte talaga ng domain expansion ni Yuji. Kasi tulad sa nasabi ko sa nakaraang video, na posible kasing may set of rules na ang domain expansion ni Yuji gaya ng Kahiguruma with the use of a certain binding vow. At bago nyo husgan ang domain expansion ni Yuji, it is best na hintayin muna natin ang susunod na chapter. Kasi it is also explained noon, mga kaibigan, na ang domain expansion noon during the Heian era ay di talaga always na sure hit, sure kill. Kasi noon ay may mga rules ang domain expansion na kailangang i-obey ng target o both parties para magkaroon ng advantage sa laban ang user nito. At dito kay Yuji, maaring ang binding vow dito ng kanyang domain expansion ay susubukan niya munang i-enlighten ang kanyang target para may chance pa itong magbago at hindi niya mapatay. Na kung mag-fail ang kanyang attempt tulad sa nangyari ngayon kay Sukuna, ay dito niya papatayin ang kanyang target. Kaya posible na sa next chapter ay magbabago itong domain expansion ni Yuji at magiging isang lethal type na of domain. So coming from Yuji's statement, ay malaki talaga ang possibility na nasa loob sila ngayon ng domain expansion. Otherwise, ay di niya masasabi kay Sukuna na kaya niya itong patayin kung di niya na natrap ito beforehand. So, ano kaya ang gagawin ngayon ni Sukuna para makawala sa kamatayan na idiniklara ni Yuji na kaya nitong ibigay sa kanya? Kasi I'm pretty sure na sa susunod na chapter ay isang enlightened Yuji na ang tatapos kay Sukuna. At malalaman natin ang lahat ng yan sa next chapter na, mga kaibigan. So, napakaganda ng chapter na to para sa akin. Kasi i-showcase dito ni Gege kung gaano siya kagaling sa pagbigay ng meaningful dialogues, deep symbolisms sa bawat panel, mga malalalim na detalye, mga kaibigan, napakagandang character interactions. At nakita rin natin dito ang past ni Yuji at kung gaano kabait itong ating bida, at kasabay niyan ay along with Yuji ay na-discern din natin ang true nature ni Sukuna sa kung anong klaseng tao talaga siya. At nangyari lang yan sa isang chapter. Kaya personally, isang refresher talaga ang chapter na ito na nagpapatuloy na hindi lang magaling si Gege sa puro fighting lamang ng mga chapters, mga kaibigan. At to those sa mga nagsasabing boring chapter daw ito, ay naiintindihan ko naman kayo, mga kaibigan, pero ang chapter na ito ay necessary din kasing mangyari para ma-showcase dito, mga kaibigan, kung ano ang i-develop na ni Yuji, hindi lang physically kundi mentally. Also, don't worry, dahil sa next chapter ay balik na naman tayo sa good old fighting chapters na punong-puno ng intense na labanan. Kaya naman, dito na natin tatapusin ang chapter, mga kaibigan, sa napaka-exciting at napakagandang last panel na yan. At sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan din kayo kahit paano, kahit masyadong late na itong full chapter review natin dulot ng lagnat at sipon na na-experience ko, kaya di ako kagad nakapag-upload, mga kaibigan. Ayan, maraming salamat talaga sa inyong paghintay at panonood. Kaya naman, kung nagustuhan niyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago natin tatapusin ang video, ay shoutout sessions muna tayo.
Maraming salamat and see you guys again on my next video.